Alas 11 pa lang ng umaga ay pumalo na sa halos 2,000 Filipino-Chinese ang bumisita sa Chinese Cemetery sa Maynila. Ayon kay Lieutenant Colonel Rexon Layog, ground commander ng nasabing sementeryo, nasa 1,500 lang ang kanilang inaasahan na dadalaw ngayong araw. Dagdag pa ni Layog, taong 2019 nasa 1,000 lamang ang bumisitang Chinese, habang wala naman noong taong 2020 dahil sa pandemya. Noong taong 2021 naman ay nasa 350 ang bumisita. Aabot naman sa 4,000 ang nakahimlay dito sa Chinese Cemetery sa Maynila. Dito nakalibing ang mga kilalang negosyante na sina Alfred Yao, Tennyson Chen at Lucio Ko. Samantala, sa ibang sementeryo, hindi mawawala sa entrance ang mga nakalatag na mga pinagbabawal na gamit na nakumpiska ng mga pulis. Pero sa Chinese Cemetery sa Maynila, hindi katulad sa ibang sementeryo na pagpasok mo sa entrance, bubungad sa iyo ang samot-saring mga gamit na ipinagbabawal kagaya ng kutsilyo, flammable materials at iba pa. Ngunit dito sa Chinese Cemetery, dito sa Maynila, ay wala ka makikitang nakumpiskang ipinagbabawal na gamit. Ayon kay Ground Commander Layog na ang pagsunod ng mga Chinese sa patakaran sa pagpasok sa sementeryo tuwing undas ay malaking tulong para sa kanilang trabaho at seguridad. Una-una kasi sa amin, mababawasan yung trabaho namin, pati yung risk ng trabaho namin. Hindi na namin na intindihan na baka may makapagdala ng mga bladed weapon, yung mga flammable material. Dagdag pa ni Layog na tuwing undas ay alam na ng mga Chinese ang kanilang gagawin. Anya, 1 linggo pa lang bago ang undas ay naghahanda na ang mga ito. Iba kasi ang kultura dito sa Chinese Cemetery. Dito kasi karamihan, yung mga kapatid natin Chinese, alam na nila yung gagawin nila. Makikita mo na magpapasok sila, maano sa katawan na lang nila yung dala-dala nila. Kasi week ahead, napalinis na nila yung mga puntod ng mga mahal nila sa buhay. Sa huli, sinabi naman ni Police Lieutenant Colonel Layog na naka-full alert status sila hanggang bukas, Nobyembre 2. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News.